Sigaw News Update. Magandang tanghali mga Novo Ecijano, ako po si Jovelyn Astrero at narito na mga balitang aalingaungaw sa oras na ito. Sa kabila ng kautosang tuluyang pagtanggal ng deployment ban sa bansang Kuwait, ay hindi pa rin umano agad makakaalis ng bansa ang mga first-time OFW o Overseas Filipino Workers ayon sa OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Sinabi ni OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio na kailangan munang antayin ng mga baguhang OFW na mabuo ang Joint Committee ng dalawang estado na siyang hihimay sa nilalaman ng nilagdaang MOU o Memorandum of Understanding para sa implementasyon nito. Sa tala ng POEA o Philippine Overseas Employment Administration, nasa higit 3,000 ang pinagsamang bilang ng mga household service workers o kasambahay at skilled workers na handa ng lumipad patungong Kuwait matapos maantala noon ng ban. Samantala, umabot sa halos 200 kabataan na mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng San Jose ang nagsimulang nagsanay sa Summer Sports Clinic. Layunin ng aktibidad na mahubog ang galing ng mga kabataan sa larangan ng sports katulad ng basketball at swimming. Ang programa ay libreng ipinagkakaloob ng lokal na pamahalaan katuwang ang Sports Development Office. Inaanyayahan ng iba pang mga kabataan na sumali sa libreng pagsasanay sa lawn tennis, table tennis at karate do na magbubukas sa May 21, habang ang ikalawa at ikatlong batch sa swimming ay magsisimula sa May 26. Inyong natunghayan ang pinakabagong balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa TV 48 para sa iba pang mga balita. Muli ako po si Jovelyn Astrero. Magandang tanghali. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.wp.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV. Pamamahayag. Naglilingkod sa mamamayan. Maasahan mo TV 48. Kaibigan mo.